Maayos na raw po ang lagay ng babae na Chino sa unang kaso po yan ng NCOVARD dito sa Pilipinas. Ang kanyang nobyo ay negatibo raw sa virus pero tinubuhan po, linagyan ng tubo, in-intubate kung tawagin, dahil hirap siyang huminga. Nakatutukwang ay si Mariz Umali. Mariz? Mike, base sa pinakaunang impormasyon, stable na nga ang lagay ng kauna-unahang kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus sa bansa na naka-confine pa rin sa San Lazaro Hospital. Nasa San Lazaro Hospital ang kauna-unahang kumpirmadong kaso ng NCOV sa ating bansa na isang 38-anyos na babaeng Chinese national mula Wuhan. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA News, stable naman ang lagay ng babae. Pero ang ikinagulat daw nila ay ang kondisyon ngayon ng boyfriend nito na bagamat nagnegatibo sa NCOV test ay seryoso ang lagay. Naka-intubate daw ito sa ngayon at pabalik-balik ang lagnat. Ini-intubate ang isang pasyente kapag hirap sa paghinga at hirap na ang baga. Ayon sa aming source, nilalagnat ng lalaki nang i-admit sa ospital. Pero nagnegatibo raw sa confirmatory test sa Australia para sa NCOV ang boyfriend na Chinese national din mula Wuhan. Iba naman ang sabi ng DOH, hinihintay pa raw nila ang resulta ng confirmatory test. Kinumpirma naman ang source na may pneumonia ang lalaki. Limitado pa ang impormasyon o detalye ang ibinibigay ng ospital sa kalagayan ng mga persons under investigation o mga pasyenteng hinihinala may NCOV na naka-confine sa San Lazaro Hospital. Pero masusi nila itong binabantayan ngayon para di na kumalat pa ang sakit. Bukod sa isang kumpirmadong kaso ng NCOV at ang boyfriend nito na itinuturing ng person under investigation, may dalawa pang person under investigation na naka-confine sa San Lazaro Hospital na kahapon lang inadmit. Ipinaliwanag naman ng DOH kung bakit sinabi nila ang ospital kung saan naka-confine ang kumpirmadong kaso ng NCOV. We disclosed the hospital because every other hospital in Metro Manila was panicking. And I think to put that a lot of people to rest and just be assured that nothing is being hidden from them. Kinumpirma naman ang source ng GMA na may mga medical staff na sila sa San Lazaro na nagkakasakit. Kabilang sa protocol ay sumailalim sila sa isolation ng 7 araw dito sa lugar na ito pagkatapos ng kanilang duty. Gayunpaman, hindi maiwasan ng ilang mangamba. Medyo takot din po kaya lang follow-up check-up po ng anak ko. Wala naman po kaming na kaano na mga kausap. Wala na kasalamuha. Doktor lang. Isang doktor lang po. Actually, natatakot niya ako. Kaya lang no choice naman kami kasi last shot niya eh sa anti-rabies. Na-scratch lang naman siya kaya lang for protection. Mike, siniguro naman ng Department of Health na nakahanda ang San Lazaro Hospital sa ganitong klase ng mga kaso. Naka-complete personal protective equipment o PPE na nga yung mga medical personnel nila na nag-aasikaso ng direkta dun sa mga persons under investigation. Kabilang dito, yung pagsusuot ng mga goggles, mask, gown at shoe cover. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Mariz Umali.